Ito ngang si Senate President Zubiri ay aminado na malaking hamon sa Senado na maipasa itong panukalang economic charter change. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Malaking hamon para sa Senado na mangalap na majority vote para maipasa ang Resolution of Both Houses No. 6 o ang panukalang economic charter change. Itong inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng mga payag ng minority bloc na mayroong humigit kumulang 7 senador na gustong bumoto na tutol sa Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amyendahan ang mga probisyon sa ekonomiya ng 1987 Constitution. Ipinalawanag din ng liderato ng Senado na isang factor na rito ang naging sigalot ng mga senador at kongresista kaugnayan sa People's Initiative. Kaya naman nanawagan siya sa mga congressman na maghinay-hinay sa mga pahayag laban sa mga senador at mag-focus na lamang sa kanilang mandato. Sa ngayon anya ay mayorya ng mga senador ang naniniwala na kailangan ng amyendahan ang ilang economic provision ng konstitusyon. Ngunit sa ngayon ay mahirap makuha ang suporta ng 18 senador para rito. It's a challenge. It's a big challenge. Kasi yung away ng mga kaibigan natin sa House, dito sa mga kaibigan natin sa Senado, isang factor din po yan. Kasi nagkakaroon nga ng trust issues. Nabanggit ko kay Presidente yan, Mr. President, when the time comes, hingi din tayo ng tulong sa inyo na will convince the members kasi hindi lahat sold out. But I'm not saying it's impossible. In the realm of possibilities, we could still get 3/4 vote, 18 signatures or 18 votes. But at this point in time, it's a challenge. So we will work on that challenge one step at a time. But the commitment was pag-usapan po ito, pagdebatihan para malaman ng taong bahay ano talaga mga issues na to pagdating sa RBH6. Suportado rin ni Zubiri ang pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kailangang galingan ang pagdepensa para sa Resolution of Both Houses No. 6. Kailangan din anyang tugunan muna ang mga alalahanin at isyong pinangangambahan ng mga senador upang mahimok silang katiga ng panukala. Yes. Ganun 'yun. That's the idea. Yan po yung idea diyan. Sinabi ko, 'di ba? So it's we practice one man one vote here or one person one vote. So hindi porket inutos ko sa kanila gagawin nila. Alam mo, pag inutusan ko silang gawin yan, mawawala talaga ako, Senate President. Maniwala kayo sa akin. I will no longer have the trust and confidence of more than 14 senators if I force them to vote on the affirmative. Again, I said, I'm only like primos inter pares, I'm just one, the first of equals, and we will respect them on their vote. So, ang gusto lang po nila, transparent, gusto po nila fair, na ating makasamahan, and then when time comes, then we will see how, if we convince them about the economic provisions of RBH6. Kinumpirma rin ni Zubiri na nabanggit na niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sadyang challenging ang pagpasahan ng Resolution of Both Houses No. 6 sa Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa No. 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!